Magandang araw sa inyong lahat. Ito po yung lingkod, Jikadis. Tayo po ay nandito sa labas ng aming bahay upang gumawa ng isang pamamaraan po kung paano alisin ang kolesterol o yung fats ng manok at saka yung malansang amoy ng manok na bago natin ito lulutuin. So tara na guys, puntahan natin. Pero bago tayo magpatuloy, kung kayo ay bago pa sa ating YouTube channel, please subscribe po at saka don't forget to hit the notification bell para kayo ay palaging updated sa sunod nating gagawin na mga video po. At saka tara na at puntahan na natin ang ating pag-alis ng cholesterol fats ng manok at saka yung malansang amoy ng manok po. Ayan guys, narito na ang ating manok guys, nakaihaw na ito. Ayan, naka-spare parts na po ito. So, sinabi ko kanina na kinakailangan natin na bago natin ito lutuin ang manok guys, kinakailangan natin i-remove natin yung fats o cholesterol ng manok at saka yung malansang amoy nito. Kasi, sa panahon natin guys ngayon, kinakailangan na tayo po ay health conscious po sa ating kinakain. Kaya bago natin ito lutuin, kinakailangan na mawala yung cholesterol at saka fats ng manok para hindi natin ito masabay sa ating pagkain at hindi din natin makain ng mga yun na ito ay masama po para sa ating kalusugan. So unang-una guys, narito pala ang ating mga sangkap para alisin natin itong masamang amoy at saka yung fats ng ang manok guys. So meron tayong asin. Ayan. So itong asin guys, ginagamit natin ito para maalis yung malansang amoy o malansang amoy ng manok at saka ito ding lemongrass juice. Itong lemongrass juice natin guys, dinikdik na natin ito para you know, napakabango na po niya guys. Lemongrass. It's not lemongrass juice but lemongrass. Ayan. So, unang-una guys, so para maalis natin itong manok guys, kapag hindi natin ito i-remove yung itong panit guys, yung balat ng manok guys, kapag kakainin natin ito, itong balat is napakaraming cholesterol nito guys. So, kinakailangan natin i-remove ito. Katulad nito guys, i-remove natin ito. Napahirap itong i-remove guys. Yan. So, kinakailangan guys na matatalim yung yung kutsilyo mo na gagamitin para ma-remove mo yun. Yan. So, kinakailangan na i-remove yung balat ng manok kasi nandito sa balat guys ang maraming kolesterol po. So, kinakailangan natin itong tanggalin. Ayan. So, ayan o. Malinis na po. At saka, yung mga yellow na dilaw guys, kukunin natin ito kasi napakaraming yan guys, napakaraming fats yan. Kapag nakain natin yan, para tayong kumakain din ng baboy, which is super maraming taba po guys. So, alisin natin ang mga taba ng manok para hindi ito masabay sa ating pagkain. Ayan, so itong paa ng manok guys, i-remove din natin ang skin po. So, itong pag-remove ng skin guys, yun ang pagkuha ng fats ng manok. Ayan. So yan, itabi natin yan. Huwag natin kainin yung fats ng manok kasi nakakasama din yan sa katawan natin. So, kinakailangan natin guys na at saka itong mga kulay yellow guys kasi mga fats ito guys. Ayan. Mga fats yan. So, dito din sa kabila. So, ito guys. Yan. So, tanggalin yung skin ng manok po. Ayan. Then, ito ding nasa ilalim guys itong ano ba ito
Kung sa Bisaya pa guys, aba, kukunin din natin itong, alis din natin itong balat. Ayan, so kinakailangan natin na makuha lahat itong balat ng manok. Like I said, masarap itong balat kakainin guys. Pero, kung nakakain mo yan, ipara bang ikaw lang ang pumatay sa iyong sarili guys kung kinakain mo yung balat ng manok, because this is very rich in fats, cholesterol, lahat, no? Grabe. So, kinakailangan na i-remove talaga ito, guys. So, sa anong paraan, guys? Ano man ang paraan mo sa pag-remove nito, walang problema. Ang importante, na na-remove mo itong skin niya, yung balat ng manok. So itong mga yellow guys, itong mga kulay dilaw, kukunin din natin ito guys, because this is also dami din yung cholesterol guys. Kaya kung possible, lahat ng mga yellowish po, lalo na kung yung manok ninyo na kinatay ninyo ay napaka malulusog din, very rich in cholesterol yan. Kaya kinakailangan i-remove yan guys. Ayan na po, oh. Ayan. So ito guys. So bawat katay mo ng manok guys, kung makakain mo ito guys, magbibigay ito ng hindi magandang ano guys. Yo, ito is very rich in cholesterol at saka mga fats. Kaya kinakailangan na alisin 'yan. Huwag natin kainin 'yan. Ayan na po. So 'yan ang pag-alis ng balat para ma-minimize yung cholesterol ng ating kinakaing manok. Ayan, so punta tayo guys kung paano alisin yung yan, oh. So mayroon siyang amoy talaga guys. Ayan, oh. So may amoy siya. So para maalis yung amoy natin guys, ang gagawin natin guys is bago natin ito i-slice para maluto na, kinakailangan natin na i-rub natin ito ng asin po. Ayan. So, irarab natin siya ng asin. Ayan. So, irarab natin ng asin para makuha yung malansang amoy po. Ayan. Irarab natin natin ng asin bago natin ito hugasan. So, while nagrab tayo guys, alisin din natin itong mga kulay dilaw kasi this is also fats, cholesterol yan, very rich in cholesterol. So hindi mo natin makuha lahat-lahat guys ng mga cholesterol sa katawan ng manok guys, at least na minimize natin yung pagkain ng fats, hindi natin nauubos yung fats ng manok. Ayan, so irarab natin yan. Sa ganitong paraan guys, may mga bata kasi guys na hindi kumakain ng masyadong yung malalansa ba. So yun, may mga bata o meron ding mga malaking tao na hindi kumakain ng malansang manok. Kaya kinakailangan natin na alisin. At saka ito guys, kukunin natin ito. Kasi masama din ang amoy nito guys, yung lungs po ng manok. Yan. Alisin din natin yan. Kasi masama ang amoy niyan. So since ano ito guys, babae itong manok natin guys. At ano na to? Malapit na itong mangitlog, kaya super tambok ito, super taba. Kaya maraming mga yellowish po. Ayan. So at least guys, hindi natin maubos yung mga fats, ay na-minimize na natin po siya. Ayan.
Yan. Tapos, babanlawan natin siya, guys. So, after ilang minuto, guys, after ilang minuto, guys, yung may asin na po siya, siguro, mga 5 minutes po, babanlawan natin ng tubig. Ayan, so, after 5 minutes, guys, babanlawan na po natin ng tubig po. Ayan. So, walang problema kasi nandito tayo sa labas ng bahay. Ayan, babanlawan na natin siya po ng tubig. Ayan, sikasayad na natin yan kasi hindi natin yung kakainin. Hindi yan kasali. Ayan na po. So, malinis na ang ating manok. Wala na yung asin po. At saka, next process po ay, so, i-consider natin na itong manok natin na malinis na po, wala na yung ano, wala na yung malansang amoy. So, bago natin ito i-slice, gamitin natin ang ating lemon grass. Ayan, anong gagawin natin ng lemon grass? The same procedure, irarab din natin sa ating manok para magiging ito ay mawala na yung malansa niya, guys. Mabango na. Ayan, oh. Ayan. So, wala na yung malansang amoy, guys. At saka walang problema kung mayroong maiwan na mga green-green dito kasi herbal naman itong ano, guys. Herb man itong lemongrass. Kaya no problem lang po. Ayan. So, ready na yan i-slice. At saka itong isa, gawin the same procedure. Ayan, guys, oh. Ganito lang, tarab-rab lang. Ayan. So, wala na yung malansang amoy. Naragdagan pa siya ng aroma po ng lemongrass. Hindi lemongrass juice, guys, ha? Kundi lemongrass. Ayan. So, kung matikman nyo ito, guys, after this maluto ito, napakasarap na po ito. Ayan. Ayan, guys, this is now ready for i-slice na po siya. Ito, napakabango na po. So, wala na siyang maamoy na lansa. At saka, wala na siyang lansa, guys. At saka, na-minimize pa natin yung taba ng manok. So, hindi pa natin siya maubos. Like I said, hindi natin siya maubos yung pagkuha yung cholesterol po. At least, na-minimize natin po ang lansa ng manok. So, ready na po itong i-chop. Kaya, guys, kung nagustuhan nyo ito, guys, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.